Hello, good morning. Tutorial po tayo ngayon para sa edit sa paggawa ng poster, photo editing, pag kayong gagawa tayo ng mga certificate, recognition certificate, mga ganon, paano ko gumawa ng ganong klaseng certificate. Okay, so start tayo mga guys. Ang gagamitin natin na application ay dalawa. Okay, ang una application ay itong photo layer. Yung sunod na application na gagamitin natin na isa pa, yung Canva. Sensya na kayo dun sa aking cellphone kasi makalat yung mga ano natin, application kung saan nakalagay. Yun, hindi na natin patatagalin. Start na tayo kung paano kung gumawa ng logo. Okay. Punta tayo rito sa photo layer. O pwede rin na magpunta muna kayo sa Google at maghanap ka ng mga design or background design na gusto mo. Background design. Tapos, punta ka sa images. Ang ituturo ko sa inyo ngayon, gaya ng ginawa ko nung nakaraan, karoon ako ng awarding, parang recognition sa mga income ng 50,000, 10,000, 100,000 sa buwan ng September. Okay, po pwede kang kumuha dito sa mga background design na to. Kung gusto mo nang may mga design na agad yung background, i-download mo lang siya. Pwede din yung ano, plain na design ang gagawin ninyo kasi maganda din yung plain na design kasi makakapag-design ka ng sarili mo. Hanap ka lang ng ano, gusto mo, kaya pwede mong i-type dito sa halimbawa itong orange, gusto mo ito ang ano, pwede mong i-download to. Yan. Then okay, halimbawa nakahanap ka na ng design na gusto mong background, punta ka na doon sa photo layer. Yan, click mo ang photo layer. Then, nakita mo tong load a photo. Click mo yung load a photo na yan. Then, pagka-click mo ng load a photo, click mo yung background design mo na gusto mong gamitin. Halimbawa, itong yellow-orange na to. Yan. Pagka lumabas na yan, meron kayong makitang check sa taas. Done. Done mo siya. Ayan. Tapos, click mo yung add photo sa taas. Makikita kang add photo. Click mo yung add photo. Then, pag na-click mo na siya, hanap ka ng yung ilalagay mo. Halimbawa, gusto kong lagyan ng background na itim. Walang itim dito, kaya kailangan kong maghanap ng ibang ano, background na itim. Halimbawa, ito. Hanap tayo dito. Yun, halimbawa, lagyan ko na itong ano, itong blue na dark blue. Yan. Pwede kong pindutin to sa baba, yung 916. Yan. Tapos done. Pag napindot mo na yung done, po pwede mo to iurong to. Nakikita mo to, paliitin mo siya. Ayun. Okay. Ayan. Pwede mong gawin ay ganon, itagilid. Para magkaroon ng design, pahabain mo lang to. Yan. Pwede mong ilagay dito, ako minsan dito ko nilalagay. Para lang ano ba? Mag-iba yung design niya. Palagay natin dito natin ilagay ito. Bahala kayo kung paganyan yung forma niya. Ayan. Tapos, add photo ulit. Aartihan pa natin para ano. Para medyo gumanda naman talaga siya. Click mo ulit yon, yung add photo na yon. And done. Gaya din ng ginawa ko kanina. Okay, pwede mo siyang halimbawa, mas malaki tong dito sa side na to. Pwedeng ganyan. No, kung ang purpose mo lagyan siya ng sulat na kulay puti, kitang-kita 'yan. So pag naglagyan na 'yan, gawa ka pa ulit ng isa pang ganon. Click mo, hanapin mo yung background design mo kung saan naka lagay. Then same ulit kagaya ng ginawa mo kanina,
Sinsya na po, mabilisan lang ito ha. Yan. Paliitin mo ulit siya. Pwedeng lagay mo dito. Pwede mo siyang iikot. O, limbawa, inikot mo siya ng ganyan. Make sure lang napantay siya. Then, ibaba mo siya dito. O. Diba, napangitan ka dyan. Pwede mong paliitin pa siya. Diba? Kung gusto mo ganyan, pero kung ayaw mo naman ng ganyan, o pwede naman siyang ikutin, ikutin mo, mamimili ka lang kung ano yung paano mo siya i-arrange. Okay? Diba, gusto mo ganyan lang, ayaw mo nang lagyan ng ano, dito mo siya ilalagay. Kaya, dito natin ilagay ito. Kasi noong nakaraan, nilagyan ko dito ng ganito dahil para mailagay ko yung congratulations sa baba. Pero kung gusto mo sa taas na ilagay yung congratulations, dito mo siya ilagay sa taas. Kitang-kita kasi yon yung congratulations na yon. Dahil background mo ay dark. Tapos kung ang kulay ng font mo ay white, kitang-kita siya. Pagka dark yung nilagay mong background. Diba, meron kang logo sa group mo, pwede mong i-add yung logo ng group mo. Andito pala. Yun. Tapos, click mo lang yung check ulit sa taas. Then, makikita niyo po yung cut dito sa baba. Yung cut, yung gunting. Click mo lang yan. Then, ang gagawin mo, pagka-click mo, click mo yung auto. Auto. Okay, kasi ito yung pambura. Automatic na pambura. Pagka nag-tap ka dito sa screen, doon mo mahahawakan itong pambura, itong bilog na to. Yung pinakagitna nito, ito yung pinaka-target niya. Kung ano yung gusto mong burahin, yun yung tatamaan niya. So, explore nyo na lang kapag itinry nyo ng gawin. Ngayon, pag tinapat mo siya, kung saan mo siya tinapat, yun yung buburahin niya. Diba, tinapat mo yun sa may puti. Lahat ng puti, minsan, mabubura niyan. Pero minsan, mayroong mga maiiwan, pwede mo siyang ilipat. Yan. Okay. Itapat na natin. O yun, nabura na yung puti niya. So, maiiwan na lang kapag inano mo, ay yung bilog na lang talaga siya. Click mo yung done sa taas. Total na iwan eh. Ano na siya, nabura na lahat yung background niya. Then, click mo yung check ulit, done. Ayun. Bilog na lang talaga siya, di ba? Ayun. Nasa sayo na yun kung saan mo ilalagay itong ano mo, logo mo. Mawa, nilagay mo siya dito sa nilagay mo siya dito sa gilid or dito kung saan sa tingin mo babagay o gusto mong ilagay. Pagpalagay natin dito, nilagay sa gilid. Okay? Kung ang gusto mong mangyari itong bilog na to ay palabuin siya, pwede. I-click mo lang tong color sa baba. Tapos makikita mo yung capacity sa taas, lalabo na siya. Pwede pang yan na to ha, i-upgrade to, nasa sa inyo, i-explore nyo na lang. Pwedeng ilagay sa gitna, ayan, pag nasa gitna na siya, malabo na siya. Ayan, malabo na, diba? Ngayon, kung nakulangan ka po, pwede mong ilagay yan. Bahala ka kung saan mo gustong ilagay yan, na sa tingin mo, pagka tiningnan ay magiging maganda siya. Okay. So, pagka ganyan na siya, gusto mong lagyan ng tao. Mas, sa akin, ginawa ko dalawang klase ng tao. Dalawang mukha. Let's say, yung ano na lang, yung picture ko na lang. Ako na lang. Ito, matrabaho nga lang ito. Okay. Pagka ganito, medyo matrabaho siya kasi pinakamadaling burahin kasi yung mga kulay, yung background ay plain color lang. Pero kagaya nito, may mga kulay green, medyo matrabaho to. Pero pwede pa rin naman. Nasa sa inyo po kung gusto nyo i-crop. Halimbawa, ika-crop natin, gusto natin huwag masyadong mahaba yung katawan. Pwedeng iangat ito sa baba. I-tap mo lang yun sa may baba, yung arrow. Aangat na siya, nakakrop na siya. Then, pag nakrop mo na siya, ay done mo. Pagka na-done mo na siya, punta ka ulit dito sa cut, sa baba, sa gunting. Then, copy ulit. Copy, ano pala.
i-erase mo ulit, auto, auto. I-tap mo yung screen kung saan ang gusto mong burahin. Limbawa, dito buburahin mo itong sa taas. Ayan. Nakita nyo, burado na. May naiwan pa rito sa taas. Then, yan o, nabura na siya. Okay, tapos halimbawa dito sa may kanan, burahin mo to. Yan, burahin mo na yung mga ano. Iwanan mo na lang yung mga itim kasi imano-mano na lang pagbura mamaya. Yan, kagaya nito, nabura pati yung damit. Okay, i-re-repair yan mamaya pagka ganyan nabura. Kasi sabi ko nga, mas maganda talaga plain background yung picture. Pero pagka ganito, pwede rin naman, kaya lang medyo matrabaho. Okay, try natin burahin tong green. Yun. Mahirap mabura kasi iba yung ano, hindi siya plain kasi, iba-ibang pagka-green kasi yan. Kaya hindi basta-basta nabubura. Pero pwede nating gawin to mano-mano. Okay, pagka mano-mano, okay, bago mo imano-mano, punta ka muna sa repair. Click mo yung repair. Pwede mong palakihin tong ano niya, yung bilog niya. Then itap mo kung saan gustong repairin. Okay? Mababalik ulit yung nabura na. Gaya nito, nabura. Okay? Make sure lang na ano, dahan-dahan lang doon sa mga gilid. Kasi yun importante. Pagka napasobra, hindi siya magiging pantay. Ire-repairin mo yung gilid para bumalik yung naburang kulay. Okay. Okay na. Nabura mo na siya. Ay, na-repair mo na siya. Punta ka ulit sa manual. Ito yung pagbura ng manualan. Okay? Tap mo kung saan mo may gustong kamburahin. Yan. Nakita nyo yung bilog na to. Pwede nyo paliitin yan. Nakikita nyo sa baba yung manual size. Gusto mong paliitin para mas safe yung pagbubura. I-adjust mo lang to pababa. Ayun. Liliit na siya. So, maliit na yung pambura mo. Pino siya. Hindi siya delikado na sa pagbubura. Okay. Ayan. Medyo malaki pa. Paliitin pa natin. Paliitin natin. Para talagang maliit. Para hindi, ano, sa pagbubura, hindi siya, ano, hindi delikado yung matamay yung mga hindi dapat burahin. Okay. Nakita nyo. Yun nga lang ang ano, kapag hindi plain background yung ano, medyo matagal kasi magbubura ka pa. Hindi kagaya ng plain background, isang tap mo lang naka-automatic. Kaya pag nag-picture kayo, kailangan mas maganda plain background po. Ngayon, gusto yung palakihin tong pambura kasi maliit siya, di ba? Mamaya palakihin natin yun. Kaya una mo munang buburahin yung ganito, yung gilid. Kasi ito yung ano eh, ito yung maselan, yung gilid. Pag nabura mo na yan, kahit palakihin mo na itong pambura mo, pwede na. Basta pantay yung pagkakabura dito sa gilid. Ayan. O yun, okay na. So, pwede mo nang palakihin yung pambura mo. Ito, adjust mo ulit yung manual size. Nalaki na siya. Then, ayun. Tama. Burahin mo na. Kasi, okay lang na malaki na siya. Wala na siyang tatamaan doon na na hindi dapat na mabura. Yun. Okay. Burahin ulit natin dito sa gilid sa kabila. Paliitin din. Kasi hindi maganda yung ano, pagkakabura. Hindi pantay. Yan. Okay. Repairin ulit natin yung mga dapat repairin. Yan. Make sure na na-repair siya. Okay na. Done. Diba? Kinlik ko yung done. Yung check. Tapos may makikita kayo sa baba na mga bilang 1, 2, 3, 4. Pwede mong click mo yan. Kasi parang nakakapagbura yan yung mga sobra-sobra pa din ng mga dumi dun sa gilid ng ano mo, pictures. O kapag hindi pa rin nabura sa 1, click mo yung number 2. Okay? Pwede natin click yung number 3. Ayun. Medyo malinis na siya, di ba? Try nga natin number 4. 5. Ayan. Medyo malinis na siya. Ngayon, nung nabura na siya, click mo yung done.
Ayun. So, meron na akong picture. Di lang ganun kaayos talaga yung pagkakabura. Pagkakagawa ko. Pero, basta may mga idea na akong binigay sa inyo po. Ano? Yun. Halimbawa, itong picture ko na to, ito yung ipapang background ko. Okay, dalawang picture kasi ginagamit ko. Halimbawa, ito, ipapang background ko. Gagawin ko nito, papalabuin ko siya kagaya ng ginawa ko dito sa EU. Okay, click mo lang yung color. Ayun, tas capacity, adjust mo sa gitna. Ayun. So, pagka nai-adjust na siya, punta ka dun sa add photo. Ulit. Lagyan mo ng panibagong picture. Hanap ako ng another picture. Bakit dalawa? Kasi para medyo maganda. Ito, kukunin ko tong brown, itong picture ka na to. Yun, ito madali siyang burahin pagka ganito. Yun, done. Check mo siya. Then, cut sa ibaba, gunting. Then, yun, buburahin mo na, auto. Auto sa baba. Yun, then tap dito. I-tap mo sa may screen. Ayun, i-click at alisin mo. Pag alis ng daliri mo, automatic madu... Ay, no. Yun lang. Okay. Re-repair na naman tayo. Kasi brown kasi siya. Nadama yung, yung buhok. Okay, sa kabila. Yun, nadadama yung buhok. Bale. Repair na lang yan. Yan. Yun. Yan, repairin naman natin ngayon. Click mo yung repair. Yan. Yung mga nabura sa na hindi dapat mabura, yun ngayon yung i-re-repair mo. Diba? Ganun lang siya. Hindi kasi ako nakapagpa-picture na yung background na plain talaga na. Ayun. So, na-repair na natin. Ngayon, burahin na natin yung mga dumi pa. Okay? Manual na lang natin yan, yung gilid. Yan o. Manual, gaya ng ginawa kanina. Then tap dito kung saan mo yung gustong buburahin. Okay. Yung gilid ng buburahin. Unahin. Pag nabura na kasi ang gilid na yan, madali nang burahin yung ano, kahit i-auto na yung pagbura dun sa iba. Basta importante yung gilid kasi gaya nito na hindi naman plain background. Kailangan mong burahin talaga. Ay, sumubra. Eh, wait lang ha. Repair ko muna ito. Sumubra yung pagbura eh. Okay. Balik ulit sa manual. Ayan. Burahin yung gilid. Ayan. Okay, nabura na natin yung gilid. Burahin na natin yung iba pa. So, pwede rin manual, tas palakihin na lang. Manual size, palakihin na lang yung pambura para madali siyang magbura. Okay, para hindi masyadong matagal. Okay. Yan, nabura na. Nabura na. Tama. Okay. So, wala nang dumi sa gilid, sa ano niya, kundi nandun na lang yung dumi dun sa may pinakagilid nung nandamit, di ba? So, para mawala yan, tap mo muna yung done. Gaya nung kaninang ginawa ko, di ba mayroong 1, 2, 3, 4. Unti-unti yan. Pag halimbawa, kinlik mo yung 1. Oh, 2. Mapapansin mo, yung mga gilid-gilid niya, unti-unti na nawawala yung mga dumi. Bawa, 4, ganyan. 5. Mapapansin nyo, malinis, medyo malinis na. Hindi mo naman ganun, totaling ganun kalinis. Pero malinis-linis na rin. Okay, then check mo yung done. Yun. Lumabas na yung aking pinaka-picture. Tama? Let's say dito ko ilalagay ito. Yan. Okay, halimbawa, nakaganyan na siya. Papaano naman ako maglagay ng mga sulat? May dalawang klase po. Gumagamit ako ng isang application at saka yung iba naman, kinukuha ako na mismo sa Google. Then, yun, binubura ko din yung mga background, tapos yun na yung ginagamit ko kasi magaganda yung mga design na nun. So, hindi ko na kailangan na maghanap ng mga font. At saka yung font kasi ng mga sulat, limitado lang yung mga design niya. Okay? Paano ko ginagawa yon? Pwede akong pumunta sa Google. Click mo lang muna yung ano. Yan. I-close mo muna yan. Then punta ka ng Google. Pagpunta mo ng Google, hanap ka na ng limbawa yung salitang congratulations.
Congratulations. Yan. Yan. Image. Click mo yan. Yan. Maghanap ka na ngayon ng congratulations dyan. Limbawa, images. Yan. Hanap ka ngayon kung ano yung gusto mong ilagay na congratulations dyan. Ano yung type mo? Tsaka yung sa tingin mo, madaling burahin siya. Kagaya nito, madaling burahin. Nakita niyo yung kulay pula na to. Madali itong burahin. Yun. Pwede mo siyang i-download to. Ngayon, kung gusto mo siyang ilagay dun sa background mo na itim, pwedeng maghanap ka ng yung congratulations na design na puti. Gaya nito, congratulations na puti. Pwede din yan. Pwede mo i-download yan. Kasi itim siya eh. So, mangyayari na, nililitaw talaga yung kulay niya. Pwede rin tong, yung isa kasi ginamit ko ito, tong gold color. Pakita ko sa inyo, mayroon ako naka-download niyan eh. Pero pinakita ko yung idea. Ngayon, close mo ulit yan. Punta ka sa photo layer ulit. Then, yon, hanapin mo yung congratulations, add photo sa taas. Congratulations, ito. Done mo ulit siya. Then, ganun din ang gagawin mo. Buburahin mo, auto. Tapat mo dun sa gusto mong burahin na background. Yon, pag nabura na siya ng ganyan, palakihin, pwede mong palakihin to. Pagpapalaki ito, pagsamahin mo yung dalawang daliri mo, itap mo yung screen sa dalawang daliri para hindi agad-agad siya magbura siya. Pag pinalaki mo siya kasi mas madaling tamaan yung gusto mong burahin ng mga maliliit na ano na lugar. Yan. Okay, lumaki na 'di ba yung sulat? Iburahin mo na yung dapat burahin lalo na yung mga sa gitna, 'di ba? Ang gawin mo pagbura, itapat mo yung pinaka target talaga, yung sa bilog, yung pinaka gitna, itapat mo yun sa gusto mong burahin. Kasi kagaya niyan, pagka hindi mo to binura, magiging magkakaroon siya ng kulay puti na background doon sa gitna ng G. O yan, burahin mo siya. Di ba, nabura na yung gitna ng G. Tapos yung O, makikita mo yan, burahin mo din yung gitna niyan, yung mga gitna niya, dalawa yan eh. Yan, nabura na yung sa O. Tapos sa U, burahin mo to, oh, di ba? Sa L, gitna niyan, burahin mo. Sa A, yan. Sa O, dalawa sa O. Kasi kailangan niyan na mapalaki talaga siya. Kasi pag hindi sumentro, baka mabura mo yung kulay pula. Yon. Then, pagtabihin mo ulit yung daliri, yung dalawang daliri para paliitin yung congratulations. Ayun. Maliit na siya. Meron pang hindi nabura na isa, yung S. Okay, di ba? Yung sa S, ayun o. Hindi pa nabura yan. Palalakihin yan para matamaan yung target. Ayan. Ayan, brado na siya. Okay, balik natin sa dati. Then, pagka okay na, nabura na siya, click mo yung done. Di ba? O, malinis na siya. Then, done ulit. Yun o, may nakita kayo. Congratulations. Uy, meron pang hindi nabura. Yung C. Okay, hindi pa naburang si ulit. Cut ulit natin, burahin natin. Then, auto. Then, palakihin. Oh, burahin natin yung si. Yan, gitna lang yan. Parang may nakita pa akong hindi nabura kanina. Saan ba yung nakalagay? Sa T yata yun. Sa R. Sa R, hindi ko nabura itong sa R. Yan. Ayan, murado na yan. Okay, then click yung done ulit. Click yung... Ayan. Mayroon pa rin sa C. Mayroon pa rin puti. Diba? Pero hindi siya kita kasi kapag kapula ang ginamit. Diba? Pwede itong palakihin. Ayan. Pwede yung palakihin. Lain lang siya. So, hindi kita kapag kaya pula ang ginamit natin. So, remove ko na yan. Gamitin na lang natin yung ginagamit ko na isa. Pwede itong puti. Itong congratulations. Pwede natin yan. Tapos, burahin natin yung design niya.
ito kaya ni umbra. Kaiba ng kulay. Okay, so cut natin yun ulit. Then auto, bora ulit, kagaya ng ginawa natin. Ay, wait, tama yan. Ganyan nga yan. Okay, burahin natin. Then mano-mano. Manual. Ayun, okay. Pero meron pa yan dyan mga maiiwan eh, na dapat burahin. Okay. Burahin natin itong auto. Gitna nito. Ayan. Gitna ng... Sabagay kahit ito, hindi na burahin ito. Hindi na halata. Ayan. Okay, click natin yung done. Try natin to ha. Then, done ulit. Ayun o, kulay puti. Nakita nyo po yon. Yon. O pwede mo ilagay na siya dyan. Diba? Ganun lang siya kasimple. Then, pagka nakagawa ng ganyan, yung gusto mong ilagay, let's say, 100,000 achievers or New Millionaires Club member, okay, pwede mo siyang lagyan na nung gusto mong ilagay. Nasa sa inyo yun kung ano pa yung gusto nyo pang ilagay dito ha. Pwede. Yung pangalan, tsaka yung halimbawa yung title niya. Halimbawa nagkaroon siya ng bagong rank. Okay, punta tayo sa font naman tayo ngayon. Font. So, bago ka pumunta sa font, isave mo muna siya. Okay, nung nakasave na siya, finish. I-off, ano mo to? Close mo, then punta ka sa Canva. Pag nakapunta ka na sa Canva, yun. Ay, gumawa ka na ng mga gusto mong ilagay. Ako kasi ganito ginagawa ko kasi di ko pa masyadong kabisado yung Canva. Kumukuha ako dito ng pangalan. Pangalan lang, yung font lang. Yun lang ginagawa ko sa Canva. Dito, sa blank. Click ko yung blank. Okay. Yan. Halimbawa, lalagyan ko siya ng font or yung pinaka gusto kong isulat doon. Click ko yung plus. Then, punta lang ako sa letter T. Text. Okay, may makikita kayong add a heading. Add a heading yung ginagamit ko kasi ito yung malaki yung magiging font. Hindi gaya nung sa may baba, masyadong maliit. Pwede mo palakihin yun, kaya baka lumabo. Kaya add a heading ginamit ko. Then, itap mo lang tong square dito sa gitna. Yan. Pagka naging ganyan na siya, saka mo na siya po pwedeng burahin yan. Yung X dito sa baba, mabubura mo na siya. Then, pwede ka nang mag-type. Halimbawa, gusto mong New Millionaires Club member. Okay, po pwedeng ganon. Yan. New yan, millionaires. Let's say meron kang naging bagong downline na naging millionaires club. Yan, pwede mong gawin yun. So, pagka nakaganyan na siya, mamimili ka ng font na gusto mo, po pwede. Hanap tayo ng font. Itap mo tong gitna, makikita mo sa baba. Sa baba yung font dito, click mo lang yan. May mga font dito na libre, kagaya nito. O yan, ginamit natin, Open Sans Extra Bold. Halimbawa, gusto mo yung League Spartan, click mo lang ito. Yung mga naka-highlight na ganyan, yan mga libre yan. Tama? Okay. Gusto mo gagalin, click mo tong gagalin. Semi-bold. Ganito yung mga itsura. Mamimili ka kung anong gusto mo. Yan. Bukari script. Ganyan itsura niya. Dito na lang ako sa League Spartan muna. Yan. Para medyo parang decent yung dating. Yun. Gitna mo lang siya. Then pagka okay na siya, gusto mo gamitin na yan, makikita mo yung sa taas yung arrow pababa, i-download mo na siya. Yun.
Ayun, na-download na siya, no? Naka-download na yan. Punta ka na dun sa layer mo. Sa photo layer. Punta ka na dun. Then, click mo ulit yon. Tsaka, click mo ulit yung ginawa mo na kanina. Okay, diba ito? Ginawa kanina. Ayan. Click mo yung done ulit. Pag na-click mo na yung done. Okay. Saka mo ihanapin yung dinownload mo na sinulat mo, add photo ka nga, add photo. Ayun, nakita itong sa may ganito, New Millionaires Club member, click mo lang yan. Ayan. Pag na-click na siya, punta ka sa done, then copy an mo ulit, burahin ulit yung gitna. Okay, cut. Then, auto. Ayan, burahin mo yung background niya na puti. Yung maiiwan yung itim na font. Ah, meron pa palang hindi na ano. Wait lang. Meron pang hindi na bora. Burahin natin to. Cut ulit. Auto. Sensya na, nagmamadali tayo ha. Yan. Burahin natin tong mga puti. Yon. Puti sa B. Dalawa yan. Okay. B. Kung sa R. Kasi nasa gitna kasi siya, kaya talagang ano, kailangan isa-isahin mo siyang burahin. Yon. Sa R. Sa A. Yan, murado na yan. Ito pa yung R. Ayun, nung nabura na siya, done ulit. Yan, wala na siguro yan. Tingnan natin kung wala ng puti. Yun, wala na, di ba? Uy. Ito kasi pwedeng ano to, anuhin to. Di ba, gusto mo pag ganun yung pagkakalagay ng ano mo, ng sulat. Nasa sayo yun. Ay, pwede rin yan. Inyo. Pero kung napapangitan ka ng ganyan, ako gusto ko yung simple lang din. Yung formal naman siya. Ayan. Okay. Pwede mo rin lagyan ng shadow yan. Shadow. Diba, lagyan mo ng green or shadow. Ang pangit. Ayan. Gitna lang natin ng konti ito. Oh, pwede yan. May shadow na siya. Diba? Ngayon, kung gusto yung gawing puti yan, pwede rin. Ganon din yung proseso, kagaya ng ginawa ko kanina. Pagkaputi naman, kailangan ang background mo ay dark bago mo lagyan ng font. Tama? So, malalagyan mo na siya ng ganyan, font or nasulat. Yun. New Millionaires Club member. Okay? Sa pangalan naman, po pwede rin kayong mag-search sa Google. Okay? Ibawa sa tingin mo, kulang, common yung pangalan mo, pwede kang mag-search doon. Okay? Halimbawa, sa akin, mag-search tayo ng ano, pangalan ko ay June Amil. Pwede yan. Well, sa tingin mo, may kaparehas kang pangalan. Kailangan yung pangalan mo, first name at saka yung second name, magkaparehas ng design yon, para hindi naman pangit tingnan. Tama? O, kagaya yun, Amil, pwede kong gamitin yan kung gusto ko. Pero meron akong nakita dito na ano talaga, parehas talaga. Iyon. Ito yung sinasabi ko. Amil. Download lang natin to. Pwede rin ito. Pwede rin itong i-download. Mamimili na lang tayo dyan mamaya. Tapos, search ka naman ngayon ng June. June naman. Okay. June
lettering. In images. Ayun o. Iba't ibang Jew na yan. Ito. Yun, kaparehas nung kanina dinownload natin. Yan o, Jew. Diba? Download ulit ito. Then itong isa kaparehas ng dinownload natin kanina. Oh, di interno na siya. Ngayon, pagka nakapag-download ka na ng pangalan mo, apelyido mo, apelyido nung lalagay mo dun sa certificate o pangalan, punta ka ulit sa photo layer. Then, pupwede mo na siya. Halimbawa, itong gamitin natin, itong June Amil na ito. Then, done ulit. Tanggalin mo ulit yung background. Copy, auto, kaya ng ginagawa natin kanina. Tanggalin yung background. Okay, tanggal na yung background. I-done mo na siya. Done na. Ayun. Paliitin mo na lang siya. Okay. Saan ba dapat ilagay ito? Halimbawa, dito siya ilalagay. Oh, yan. Then, apelido. Click. Ulit yan. Done. Then, ulit, ganito rin ang gagawin. Auto. Yun. Then, done. Done. Okay. Pagtabihin mo na siya, or yan. Para, ano, kitang-kita siya. Hanapin mo yung ano, June Amil. Okay. Pwede na siyang ganyan. Then, i-save mo na siya. Save mo. Yun. Then, finish. Yan, di ba? Kaya, pwede mo na siyang i-post or i-gawing certificate. Okay, thank you ng marami sa inyo, guys.